Good morning guys, o good afternoon. Ako nga pala si Police Jacot. Welcome sa ating small channel. So kung first time ka sa atin, so please, baka gusto mo, mag-subscribe and click ang notification bell para once na kailanganin mo ang servisyo natin, connect lang sa ating Facebook or Messenger. Ito po yung pangalan, Police Jacot. Pag-uusapan natin ngayon guys, or i-discuss natin ngayon ang the most crime committed and computer generation. So, moderno na ngayon guys, ang common na nangyayari sa crime. Kaya, kung kayo, siguro naman, computer or electronics gadgets, tulad ng ang kalat ngayon ay cellphone, so scam. Diba? So, mag-ingat po tayo sa mga scam. So, ano ba itong mga scam na to? Ang common nito ay ang tinatawag na yung electronics natin o yung account tulad na ATM, identity, credit cards. Yun po ang madalas na ini-scam ngayon or ninanakaw ngayon. Yung identity natin, yung data sa ATM or sa credit cards. Kahit ako po ay nabiktima nito. So, well naman, salamat naman ako at hindi nagtagumpay. Soon na trace naman ng bank security at na-inform agad ako at agad-agad na na-block nila at na-replace naman ang aking card, credit cards yun. So, dito po tayo mag-iingat. So, sa mga credit card holders, lalong-lalo na yung hindi naman mga kilalang establishment, so mag-ingat po na tayo doon, bantayan natin yung credit card natin, baka may mga kakutyabang personnel dyan na may makuha yung identity nyo. Itong credit cards po ay malaki itong sindikato dito sa atin at karamihan nito ay financier or ang operator nito ay mga dayuhan. Mga dayuhan po ang operator nito kasi tapos naka-downline sa mga Pilipino rin na gustong mapagsamantala. Kahit kami pa, marami na kaming na-encounter na gumagamit ng fake na credit cards na hindi naman kanya. Although, may SOP yan, no? Kaya ngayon, yung credit cards ay mayroon na yata limit na kapag nag tinatawag. Mayroon certain amount na kapag ginamit mo yon ay hindi na siya kailangan ng verification or signature na owner. So ngayon, yung iba naman establishment nagre-required na kapag ang amount mong binili ay lalagpas sa 10,000 ay kailangan nilang itawag or bukod doon sa identity mong sinasubmit, ID. Kasi yung ID guys, madali na magpikiin yan. Alam naman natin na hindi naman tayo lahat, hindi naman lahat ng mga tao natin ay eksperto. Mahirap pag-aralan yung genuine na ID guys, kahit ako. Sa driver's license niya lang, medyo tinan mo yung pagkakaiba ng fake and genuine ay mahirap identify. So ngayon, ang ibang mga merchant or mga owner ng bibilhan ng card ay biniverify nila, tinatawag nila sa bangko. So ganun, safe yun. For security reason nyo, kaya tinatawag nila. Okay? Yun ang malupitan ngayon, credit card, identity, ATM. So, kaya mag-ingat, sobrang ingat tayo ngayon sa mga electronics natin. Kahit sino ay pwedeng biktamahin ito, malupit itong mga, anong to, mga operators nito. Alam nila, nag-aaral din sila ng criminal law, nag-aaral din sila ng counter security regarding mga procedure regarding sa mga ganitong credit card. Okay? So, ang other one is yung money scam. So, uso ngayon yung online money scam. At even sa atin, no, ang dami rin lumalapit na scam. Ganito po lang yung money scam. Ang maaari niyan, ang kilala nyo yan, yung direct lang na nakikipag-coordinate sa'yo. Pero yung mga boss nila, yung sinasabi ka nila ng pera ay hindi nila kilala.
So kaya kung ganito lang ang sikreto dyan, guys, pag money involved na, kapag inalok kayo ng napakalaking tubo ng iyong kapital, for example, ang iyong kapital na 100,000 ay tutubo sa isang buwan ng 10% to 20%. Isang buwan, guys, ha? Huwag nyo nang patulan yan. Huwag na huwag nyo nang patulan. Sigurado ako, scam yan. Wala pong kumpanyang, kahit billionaire yung kumpanya, wala pong nag-ooper na 10% per month na itutubo sa pera nyo. Marami yung nabibiktima nito kasi ang gusto ay malakihan kita agad. So ngayon, padadamahin kayo niyan. Starting, pag-iimbisin kayo ng maliit. For example, 20,000. So ngayon, ibibigay sa inyo agad yung tubo o yung kasama yung kapital. So ngayon, maiinggan nyo pa ngayon. Mag-aalok ka pa at lalakihan mo ngayon yung kapital mo. Siyempre, gusto mong lumaki yung tubo, no? Gagawin mo ngayon 100,000 o kalahating milyon. So doon ka na magkakaproblema. Bigla na lang yan mawawala. Sino ngayon hahabulin mo? Yung taong nag-recruit sa'yo. So ngayon, wala namang na biktima din yon. Wala rin yung pera. Namomorsyento lang din yon. Sinabi na natin, 5% sa kanya or 4%. So ngayon, lahat kayo ngayon, lahat tayo ngayon ay nabiktima ng money scam. Ah, di ba? Kahit mga nagre-retail, guys, modus din ito. Mag-u-order ngayon yan kung ano-anong, tapos gagawa ng dummy account, mag-transact ngayon. So, kunyari ay magbayad ka na ngayon para hindi ka maunahan kasi mayroon din nagtatransact ngayon, may naghahanap din ng ganitong product. Simpli ka ngayon, naghahangad ng malaking tubo, papakyawin mo ngayon, babayaran mo ngayon para hindi ka maunahan. After nun, hindi mo na makikita yung katransaction mo kasi hindi mo naman kilala. So, biktima ka ng merchant scam. So, napakahirap. Bakit nagtatagumpay itong mga ganitong scenario, guys? Mamaya, i-brief natin. I-summarize natin bakit nagtatagumpay ito. So, ang other is cybercrime. So, yung cybercrime, guys, ay kasama yung mga bullying, yung mga comments nyo, yung public post. Huwag na po yung gagawin, lalong-lalo na kapag national security ang kinalaman yan. Delikado po yan. Kahit gobyerno ay pwede kayong ipakulong kapag involved na sa national security ang inyong sinasabi o ang inyong pinopost. Okay? Delikado po yun. Madali, pag tigtrabaho po kayo ng 100% focus ng cybercrime division, although kakaunti lang ang cybercrime division natin sa mga PNP, pero pag nakapokus sa inyo yan, wala kayong kawala. So, kalabuso po ang abutin nyo. Iwasan po natin yung mag-comment, mag-public post na hindi naman karapat dapat. Cybercrime po ang ikakaso nyo. So, yung cybercrime, may kanya-kanya, maraming section-section yun po yan. So, yung other is hacking account. So, for example, inahack yung identity nyo, yung account nyo, tapos kukunin yung detalye ng GCash nyo. Even ako po ay naisahan dito sa GCash. Na-scam din po ako dito sa maliit lang naman na halaga, 1.6. Kasi naalala ko na ako naman ay aminado naman ako na nagkaroon ako ng negligence. Hindi ko masyado na-edit yung videos ko. Nag-upload ako ng tutorial sa online kung paano kumita. At pagbukas ko ng GCash, naisama ko pala yung isang, hindi GCash, yung isang account ko ng laro, ng sabong. So ngayon may laman yun. Hindi ko masyado na-edit yung password na isama ko. Yun, nahula, nakuha niya ngayon yung password. Nung nilagyan ko ng laman, hawak-hawak ko yung cellphone, na-scam ako, na-transfer niya sa GCash. So wala pa masyadong security yung apps noon. So ngayon, medyo nag-upgrade sila.
Pagbago yung withdrawal is tinatawag muna nila sa owner. Yun po. Yan po yung mga halimbawa na electronic scam o electronic crime na nauuso ngayon. Computer generation na tayo. So, mag-upgrade tayo. Yan mga bago. So, alam nyo guys bakit ito ay nagtatagumpay o bakit mahirap, mahuli, nahihirap. Even ang PNP, hindi naman sila nahihirapan. Kulang lang talaga sila sa gamit, kulang lang sila sa personnel. Kasi kailan lang ba na ano yung computerized sa atin? Masyadong late po tayo. I think sa panahon ko, computerized na 2000, nung nag-aaral ako, first time na nilaunch yung computer curriculum sa 2002 ata yun, kung hindi ako nakakamali, 2001. First time isinama sa curriculum yung computer generation at nag-offer na rin sila ng ano-ano bang kurso tulad ng mga computer engineering, IT. So, kukuunti pa lang po talaga sa mga halos kalahati pa lang ng mga PNP personnel. O sa ngayon, kung hindi ako nakakamali, or 75%, ang computer literate sa PNP. So, hindi po lahat. Kasi karamihan dyan, yung mga veteranong PNP, hindi. Kasi, kung tutuusin mo, ano na ba ngayon? 20 years na. No? Hindi, mga 20 years na. So, almost paubos pa lang yung mga illiterate na personnel pagdating sa PNP. Paubos na sila, pa-retired na. So, ngayon, almost, marami na rin idea yung mga ibang PNP sa computer. Kaya lang, siyempre, alam mo naman natin, hindi naman tayo kompleto sa mga computer. Alam naman natin, hindi natin kahit sinong tanungin, kahit PNP, hindi sila updated o hindi masyado, at hindi naman updated, kulang na kulang talaga ang personnel nila sa budget. Okay? Eh, hinahatid-hatid niya. Ang cybercrime division natin ay maliit pa lang sa ating Pilipinas. At hindi lahat kaya i-accommodate yung lahat ng cybercrime related case. Kaya yun, medyo nagtatagumpay sila. At unang-una ay madaling itago ang nagtatago sila sa identity. Ibang identity ang ginagamit nila kaya hindi masyado napupukusa. Madaling ilihis. Yan po, mag-ingat po tayo sa cybercrime. Marami pong nabibiktima nito. Okay? Kaya kung hindi nyo naman kilala yung tao, hindi naman kayo luya, wag nyo pong, even yung anything na pwede nyo, pwedeng ma-hack sa inyo, ay ingatan nyo. Even, marami din po tayong complaint, marami tayong concern regarding sa Facebook account na na-hack. Alam mo, hindi yung video, hindi yung account yung hinahanap niya, yung laman noon. Kasi private yung laman, siguro. May mga uploaded doon na pictures na hindi naman dapat makita ng ibang tao. Siya lang, ina-upload niya sa Facebook. Ayun, na-hack. So ngayon, problematic siya ngayon. Kung paano niya i-recover. Ginagamit na pang-blackmail yun na nakakuha para pagkapirahan. So yun, ano yun? Hacking o computer crime yun. Ayan guys, so huwag mo natin pahabain at my name is Police ako at muling nagsasabi, hindi po lahat na criminal street ay nagpo-police. Yung isa po, at your service, nandito sa YouTube. And kung hindi ka pa naka-subscribe and i-click ang notification bell para kung sakaling kailanganin mo ang servisyo natin, mag-connect lang sa Messenger and Facebook natin na Policia Co. At live po tayo tuwing alas 8 sa ngayon, April, at alas 10 ng gabi. Yun po yung time natin para sa live. Ini-invite ko po kayong mag-visit sa ating live streaming sa YouTube. At so, kung medyo nakakaluwag naman kayo, mag-join po kayo sa ating perk. Meron po dyan, so may kaunting minimal amount na membership para sa ating servisyong legal. Thank you for watching. See you again in my next video.